paano nga ba mag-open, ano nga ba yung mga dapat itinda kung mag-open sila ng maliit na hardware. Gagawin niya palang hardware ay yung garahe nila sa bahay, sa sariling pwesto. Yun, magandang araw mga kabossing. Kumusta po kayo? So yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog, panibagong tips ang ibibigay ko sa inyo today. Pag-usapan natin papaano nga ba mag-open ng mini hardware at ano-ano nga ba yung mga stocks na pwede mong i-display. Pero before natin yan, pag-usapan mga kabossing, kung bago lang kayo napadpad o naligaw sa akin channel, paki-like and share naman after nyo mapanood tong video tips na gagawin ko. Comment kayo kung may mga katanungan kayo para masagot ko yan sa aking next video. At huwag kalimutang subscribe na din po yung aking channel at paklik yung bell para updated po kayo kung may mga bago akong video tips na i-upload. Tara, mga kabossing, let's go! Kung naalala nyo mga kabossing, last time may bumisita sa akin dito yung subscribers ko na nag-personal visit dito sa store. O bagong kasal sila. Nanghingi sa akin ng tips, personal tips kung paano nga ba mag-open, ano nga ba yung mga dapat itinda kung mag-open sila ng maliit na hardware. Ngayon nakapag-decide na po sila mga kabossing at tutulungan natin sila ngayon ano nga ba yung mga items na pwede niyang i-display doon sa bubuksan niyang mini hardware. So mga kabossing, yung gagawin niya palang hardware ay yung garahe nila sa bahay. So sariling pwesto. Subaybayan natin tong serye na to, kung paano nga ba yung mga nanghihingi ng tips na kung paano mag-start. So ito from talaga wala pa talagang idea, wala silang background sa hardware, pero dahil nakahingi sila ng tips, nagka-idea at nagkaroon siya ng kung paano mag-open. Nakuha siya ng idea sa akin, sa amin. So, kaya nag-decide sila na mag-business. Tara, mga kabossing, samahan niyo ako. Check natin yung mga ihahanda ko today kung ano ba yung pwedeng i-display. Para at least meron din po kayong idea kung kayo naman po yung dadating sa punto na papaano nga ba kabossing, ano nga ba yung mga pwedeng i-display. So, let's go! Tara! So, una kong inanda mga kabossing, electrical. So, yan. Naghanda ako ng mga bulb muna. So, ito yung mga LED bulb. So, kompleto po siya. May start po ako sa 5 watts. Yan. 5 watts. May 7 watts, 9 watts, 11 watts, 13 watts, at 15 watts. So, para pag naghanap po si client, meron po na wattage na hinahanapin nila. Tapos, tagsasampung piraso lang po muna para sa paumpisa. If ever naman po na malakas, pwede naman pong umorder na sila uli. Pag halimbawa kung ano po yung mabenta dyan. Ngayon, naghanda din po ako ng mas mura. Yun po ito yung Ecolum. Yan. Meron naman po yung 3 watts, 7 watts, 9 watts, 11 watts, 15 watts, 19 at saka 17. O, ito naman po ay tigsasampu din. Yan, tigsasampu. Kasi may mga customer naman po na bumibili ng padalaw-dalawa, patatlo-tatlo, may isa. O, pag naubos po yan, pwede naman pong umorder na sila uli. Ngayon, ganda din po tayo ng receptacle. Ayan, 4x4. Merong 2x2. Ano, 2x2 po yung maliit. Tapos, meron, hinandaan ko na din po ng 3x3. Tatlong sukat po yan. 2x2, 2x3, 2x4. 4x4. Ayan. Electrical tape. Yan, tag isang rolyo.
10 rolls naman po ito. Hindi naman agad siya mauubos agad, kaya sakto lang din po yan sa kung mag-uumpisa ka. Pag lumakas, saka ka na po kumuha. Ayun, inagan din natin siya ng clamp. Dalawang balot. Isang balot nito 100 pieces. Ito 100 na binigay, 200 na binigay ko kasi pag binibili po ito marami. Minsan 20 pieces, 30 pieces, 50 pieces, kaya mabilis lang po siyang maubos. Tapos naghanda din po ako ng mga royo. Ayan. Ito. Ayan, 3 gang, 2 gang, 1 gang. O tagi isang box. Ang isang box po niyan 10 pieces lang. Kaya pag once na din display mo po 'yan, takto lang 'yan sa kung mag-uumpisa ka talaga ng mini hardware. Ayun, ito po meron siyang 1 gang, 2 gang, 3 gang. O para kumpleto po pag may naganap ng isang outlet, dalawang outlet, tatlong outlet, meron pong stocks agad. Ito po yun siya. Ito yung mga kasama sa electrical. Ayun, sinamahan din po natin ang sinamahan ko na din ng pang aircon outlet. Pero dahil bihira naman po itong mabili, so, tatlong piraso lang po yung hinanda ko. Tapos handa rin po ako ng yan, weatherproof socket, mga panglabas. Yan, maliban po doon sa socket na pangloob, meron din pong panglabas. Yan. Tapos, hinandaan ko na rin po siya ng konting chemicals. So, yung ibang electrical po, hinahanda ko pa. O, yan pa lang hinahanda ko sa electrical. Wala pa po yung mga plug dyan, mga pang extension outlet, mga wires, wala pa po. O, naganda na po ako, nakapaganda na po ako ngayon ng mga sa chemicals na, yung mga ginagamit pang hardware naman po ito. Ayan, shell wood, 4 na piraso, stick well, 4 na elastoseal, Neltex. Inandaan ko na rin po siya ng Neltex. Ayan. 4 na 200. 4 na 200. Apat na 100. Tapos dalawang 400cc. Yan. Handaan ko na rin po siyempre kung may elastoseal ka, kailangan may bulkasil. So, sa bulkasil naman, yan, hinandaan ko ng 2 pirasong litro. 1/2 liter, 2 piraso din. Tapos 4 na 1/4. Yan, 4 na 1/4. Tapos stick well na naka lagay sa lagayan na ito. 1/2 liter naman siya, 3. Hinandaan ko ng 3. Tapos yung litro nya, 2 piraso. Sinamahan ko na din ng rugby. Contact cement. 6 na bote. Tapos, yeah, yung maliliit, kung may naghahanap ng tingi, 6 na piraso din. Yan, 6 na piraso din. Tapos, kung may naghahanap naman ng murang pandikit sa mga pipes, yan, S-Blue, nandahan ko ng 4 para pag may op, para may naganap ng mas mura, may option yung customer. Kasi mas mahal kasi itong Neltex compared dito sa S-Blue.
para at least may pagpipilian yung tao. Tapos sinandaan ko na rin na sinamahan ko naman ng sandpaper. Itong sandpaper naman na hinanda ko, tagto 20 pieces lang siya. So, pwede namang mag-order ulit kung if ever na maubos na. So, sa paumpisa siguro po, pwede ng 20 pieces. Yan, iba-ibang number po siya. Yan. May 80. Mas magas pang number 60. Yung number 80. Yan. 80. Tapos, may number 1,000. So, ang sukat po nito, nasa 10 sukat. May 220, may 240, may 360, may 320, may 400, may 600, may 1,000. So, 1,000 po yung pinakapino. Ayan, pinakapino po yan. Pinakamagaspang naman na nandito po sa hinanda ko ay number 60. Mula sa pino hanggang sa magaspang. Ayan. Tapos sinamahan na rin natin ang apat na pirasong maitiban. Tapos apat na pirasong steel epoxy. Ayan, dalawang sukat po siya, isang malaki at saka isang maliit. Para may option din po yung tao na kukunti lang yung gagamitin. Tapos sinamahan ko na rin po ng all purpose epoxy at saka plus 5 minutes na epoxy. Tapos, yan, China loose pin. Ito po, bisagra. Yan, ito po siya. Yan, bisagra. So, 6 na piraso, panimula. Tapos, sinamahan ko rin po siya ng mas makapal. Ito. Mas makapal para yung customer kung mag-aarap ng makapal ang manipi. Ayan, 4 na piraso. 6 na piraso yung manipis. Tapos mga kabossing, ayan, 2 pirasong martilyo na kahon yung hawakan. 2 piraso din na fiberglass yung hawakan. 2 nagaring bakal. 10 pirasong talim. Ayan, para at least kompleto kahit taga ako konti. Kasi sa suppliers naman hindi ka makakabili ng 10. Laging isang box 100 pieces. O, tapos yung ibang items naman na sa suppliers kasi mga per dosena. Tapos hinandaan ko na rin siya ng mga fittings. Mga elbow, female adapter, coupling, yeah, elbow with thread. Ayan yung hinanda ko. Ang sukat po ng hinanda ko naman ay, ang randa ko na po ay 3/4 at saka 1/2. So yan po kasi yung pinaka mabiling sukat. Tapos, yung tubo, yan, medyo mahaba yun. Pahuli ko na po siyang hinanda. So, hinandaan ko na rin po siya ng clamp. Isang balot naman siya, 100 pieces. Yan. Tapos, naghanda na rin po ako ng tag-iisang box na rivets. Ayan, rivets. Ayan naman po ay 3 sukat. 1/8. 3/16 saka 5/32. Tapos naghanda na rin po ako ng isang box na adapt dito. Ayan. Cutting disc.
ating dispo, ito yung pamutol ng bakal. So far yan pa lang po yung nahanda ko. Maghahanda ako ngayon ng mga concealed hinges, paku, spray paint, saka mga pintura. Kabossing, magkano ba yung budget nung sa mag-asawang magkatayo ng mini hardware? Sa ngayon po, initial budget pa lang nila na sinabi ay 150K. So yun po yung mga ihahanda natin na items para madala po sa pagpupwestuhan nila. Yun yung hinahanda namin, yung worth 150,000. Abangan po natin na pag mamaya dinala namin tong stocks sa pwesto para sa mga nagaantay ng mga tips kung paano mga ba mag-start. So itong serye na to, abangan nyo kasi marami kayong matututunan dito. So handa ulit tayo, mga kabossing. Ngayon, nadagdagan na din natin ng mga concealed hinges. Ayan. Ang sukat niya ay C1, C2, saka C3. Tapos naganda tayo ng pintura. Yung ibang pintura nasa kabilang store. Bukas, daanan na lang pagkakarga. Tapos, yun mga kabossing, yung nanda ko, na-box ko na para bukas. Dadalahin na natin to dun sa Carmona, Cavite, para tulungan natin mag-display yung magbubukas ng mini hardware. So hanggang dito muna tong video na to, mga kabossing. Subaybayan sana nyo yung video na gagawin ko to sa serya na to, na kung paano magbubukas ng mini hardware. So mga kabossing, salamat po sa panonood. Sana sulok naman ako ay naroon. Ingat-ingat po parati. God bless. Bye-bye.